Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon at 13 ng buwan ng Pebrero, kada at 13 ginugunita natin ang aparisyon sa Fatima. At 13 San Antonio de Padua, the patron of the least, the last and the lost. Mga nawawala, walang wala, nakawala, magwawala, nakawala, nawalan. At atrese, ginugunita na si Santa Lucia, patron ng mga may sakit sa mata, katulad ko. Kaya idulog natin sa misang ito ang ating abang kalagayan, lalo na sa mga panahon na tayo'y nagalit, napuot, nakawala, nagwawala, dahil sa inggit, dahil sa katigasan ng ating mga ulo, humingi tayo ng habag at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sa aking sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo na manahan sa mga may loobin na tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami lahat nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit.
Kaya sinabi ng Panginoon, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpait ka't palalayasin sa lupaing ito. Lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. Hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sino mang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak pa ng isang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw natanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga ginigiliw ko, mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati ko ang lahat na mga naririto at ang mga kasama natin sa live streaming, sa online, sa Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, at sa Quiapo application. Isang mapagpala at maligayang araw sa inyong lahat. Ngayon, nais kong bigyan diin 3 punto. Una, sexuality. Pangalawa, yung alay nila Cain at Abel. At pangatlo, the stubbornness of the heart of mga Pariseo. Una, sexuality. Sabi dito sa unang pagbasa, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Sa huling bahagi, sinipingan muli ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki na tinawag nilang Seth. Ang pagsiping, sexuality. Ang purpose ng sexuality, dalawa. Una, excretion. Excretion, magwiwiwi tayo. Oo. Ang bird at ang flower, magwiwiwi tayo. Yun ang purpose ng sexuality. Pangalawa, ang purpose ng sexuality is procreation. Ibig sabihin, ang sexuality natin ay ipapamalas natin, isasagawa in the context of marriage. Marriage and family instituted by God. Galing ito sa Diyos, tinatag ito ng Diyos. Entonces, merong mga kondisyon ng Diyos dito. Kaya sa marriage, bahagi ng sakramento ng kasal ay ang pagtatalik. Kaya ang pagtatalik ay gawain ng mag-asawa na kasal sa simbahan. Pag hindi kasal sa simbahan, living in sin, live in. Pagka hindi kasal sa simbahan, living in sin. At kung ang pagtatalik ginagawa ng dalawang tao, babae, lalaki, hindi kasal, fornication. Pagka ang isang partido ay kasal, adultery, pakikiapid. Malinaw ho yun. Kaya ang mag-asawa ay kailangan marunong sumunod sa utos ng Diyos. Ang mga mag-asawa ay dapat nakaangkla sa Diyos. Kaya nga ang pag-aasawa ay hindi madali. Ang pagtatalik na mag-asawa dapat natural, hindi artipisyal. Hindi pwede ang contraceptive mentality. Kailangan ang mag-asawa may control sa
kama sa higaan. Sabi ni Lolo Densi, pagka walang kontrol ang mag-asawa sa kanyang sa kama, sa higaan, wala siyang kontrol sa kanyang buhay sa labas. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang pananalita, ang kanyang pagkilos, wala siyang kontrol. Bakit? Siya ay nabibilanggo sa pita ng laman. Kaya kailangan mag-control. Ang mga lalaki, araw-araw, on the go, flag ceremony. Pero ang babae, may menstrual cycle. Kaya sundin yung natural na batas. Oo, natural. Kaya may regla, 1 week before, after, yan ang sundan na pattern para ligtas, natural. Mm-mm. Kaya hindi pwede ang bunot, withdrawal, hindi pwede ang condom, supot, hindi pwede. Bakit? Artificial. Contraceptive mentality. Hindi yan ang plano ng Diyos. Kaya kailangan mag-control, magtimpi. We have to domesticate self-control. Eh, matigas ang mga ulo ngayon ng mga tao. Katulad sa Ebanghelyo, matigas ang mga ulo ng mga Pariseo. Naghahanap pa ng mga sinyal, mga tanda. Wala nang tanda. Si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit, pinakain ng maraming nagugutom, pinalaya sa mga demonyo, pinasalita ang mga pipi, pinadinig ang mga may kapansanan sa pandinig. Lahat ginawa niya. Ano pang tanda ang hahanapin? Wala. Wala na. Hindi na magpapadala ng tanda. Kaya nga, si Jesus nagbuntong hininga. Hayya! Hayyo! Itong mga ito, matitigas ang ulo. Sutil, subalterno, matigas ang ulo. Kaya, dismayado si Jesus. Kaya wala siyang pinadala ng mga salita o mga tanda. Kaya, mga kapatid, ang ating kapanahonan ngayon, matigas din ang ulo, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya nga, tao, tigas ang ulo. Nilang tao, hayop. Hindi alam yun utos Panginoon. Pag hindi natin alam ang utos ng Panginoon, hindi tayo sumatalima sa kanyang natural law, hindi tayo magiging mapalad. Tayo ay maging suwail, sutil, subalterno. Kaya nga ang ating society ngayon, may sariling pananaw, may sariling mga mundo. Kaya ang society natin ngayon ay puno ng kahalayan. Our society, sabi ni Father John Harvey, SJ, masturbating society, fornicating society, promiscuous society. Bakit sila ay bilanggo, bihag sila ng pita ng laman? Kaya kailangan natin bumalik sa natural order, sa natural law. Oh, ang sexuality ay para sa, may purpose ang sexuality, excretion and procreation. Kaya hindi pwede outside marriage, hindi pwede ang lalaki-lalaki, hindi pwede ang babae-babae. Hindi yon ang plano ng Diyos. Kaya kailangan natin sundin itong batas ng Diyos sapagkat dito magmumula ang pagpapala. Ang kamay natin may purpose. Ang purpose ng kamay ay haplos ng pag-ibig, pagkalinga, pag-aruga, pagmamahal. Pag ang kamay ginamit sa panuntok, pangkukurot, pananakit, hindi na ito kamay. Kamay na bakal, martilyo. Hindi yan ang purpose ng Diyos sa atin. Ang purpose ng Diyos sa sexuality, excretion, procreation. Ayan, malinaw ito. Huwag natin baguhin. May purpose ang katawan natin, ang mga mata, ang mga tainga. Iniisip natin, ang isip nasa ulo, nasa taas, ang mata nasa taas. Kita natin lahat. Ang puso, damdamin sa baba. Regulated ito ng isip dapat. Ang instinct, nasa baba pa. Eh, binaliktad ng tao. Oo, ang instinct, number one. Oo, ang puso sa baba, ang isip sa baba. Hindi na nag-iisip. Naging mapurol ang isip. Bakit? Naging makamundo. Makamundo, makasarili. Matigas ang ulo. Kaya yun ang dulot ng society natin ngayon sa atin. Oo. Yun ang ating sexuality. Sex is good. Sex is holy. But we have to practice it, exercise it in the context of marriage.
not outside. Mm-mm. Yan, malinaw. Pangalawa, si Cain at si Abel, magkapatid. Si Cain ay isang magsasaka. Si Abel ay isang pastol. Pagdating ng panahon na sila ay mag-aalay na sa Panginoon ng ani sa bukid, si Cain, kinuha niya ang mga the least, the last, and the lost. Mga pipitsugin, mga chipanga, mga chipepay, mga moraita. Kaya ang Panginoon hindi na siyahan. Oo, nalungkot siya. Bakit? Iniit sa pera ang Panginoon, may-ari ng langit at lupa, na samantala siya ang gumawa ng lahat, ibibigay sa kanya ang mga tira-tira, yung mga hindi na magaganda. Ito si Abel, isang pastol, kumuha siya ng panganay sa kanyang kawan at pinatay niya at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Kaya ang Panginoon nasiyahan kay Abel. Bakit? Ang kanyang handog ay kinuha niya sa pinakamainam na bahagi ng kanyang tawan. Pinakamainam na bahagi. The best, the bright, and the beautiful. Yan ang para sa Panginoon. Kaya si Abel ay kinasihan, kinalugdan, kinasiyahan ng Panginoon. Bakit? Tama, wasto ang kanyang pinamalas na attitude. To give the Lord the best, the bright, and the beautiful. Si Cain, the least, the last, and the lost. Kaya nung makita ito ng Panginoon at nakita rin ni Cain na nasiyahan ng Panginoon kay Abel, ano nangyari? Nainggit. O inggiterong palaka yung si Cain. Kaya anong binalak niya? Pinatay niya si Abel. Kaya yan ang mangyayari sa mga inggitero, inggiterang palaka. Oo, magagalit niyan lahat-lahat. Siya ay magwawala. Kaya mga kapatid, ang alay natin, anong binibigay natin sa Panginoon? The best, the bright, and the beautiful. Mag-ayos tayo. Ako, balot na balot. May jacket pa ako. Meron pa akong kasulya, merong istola, merong dami kong balot na balot. Bakit? Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon humarap. Oo. Hindi ako karapat-dapat. Ako ay makasalanan. But once I put on the vestments, I act in the person of Christ, regardless of the holiness of the priest, by virtue of their ordination, he acts in the person of Christ. Kaya, we must do our best for God. O kayo, ang iba sa inyo, magsusot, punta ng simbahan, naka-sleeveless, naka-spaghetti. Ang iba, naka-pek-pek short. Ang iba, naka-short. Oo. Kung ako, ganun din, naka-tango, naka-kamison, ganun. Hindi pwede. May mga functions tayo. Oo. We have to give our best in the liturgy, in our sacrifice of praise. Pangatlo, ang mga Pariseo ay naghahanap ng sinyales, mga tanda, hindi na. Matitigas ang ulo nila, subalterno, sutil. Ganun din ang mga tao sa panahon ngayon, matitigas. Ang mga tao, punong-puno ng ngit-ngit, galit, puot. Maraming inggit, mga inggitero, inggiterang palaka, naglipana. Kaya, etong mga ito, huwag natin hayaan na manatili, manalaytay sa atin, sapagkat ang Panginoon hindi masisiyahan, ang Puno Nazareno hindi masisiyahan, sapagkat nandito na ang Panginoon sa ating piling, ang ating hininga, ang ating paghinga ay tanda sa gisag ng presensya ng Diyos. Kaya wag natin minimenos ang Diyos sa pamamagitan ng paghinga. Ito na ang tanda na ang Diyos ay presente sa atin. Ang Panginoong Hesus hindi na nagbigay ng tanda. Hindi na. Bakit? Nandiyan na siya. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa ating Puno Nazareno
na bigyan tayo ng mata ng pananampalataya, puso na masidhi, maalab sa pagdamdam ng kanyang presensya. Kaya sa umagang ito, sa araw na ito, at 13, araw ni San Antonio de Padua, ang kanyang imahen nandoon, Nuestra Señora de Fátima, ang kanyang pagpapakita sa mga bata, at si Santa Lucia, patron ng mga may sakit sa mata. Idulog natin sa mga santang ito na ilapit tayo sa Puon Nazareno, na magsumikap tayo, na sundin ang utos ng Diyos, na tanggalin ang mga ngit-ngit, galit, puot. Huwag natin hinehele-hele, huwag natin binibaby-baby, at ito ay magkakaanak, magkakaapo. At ito ay aapekto sa ating sistema. At ihihiligin din natin sa kanila na tayo tulungan magpakumbaba, maglambot ang puso upang ang Diyos, ang presensya ng Diyos, ang siyang laging namamayani, nananalaytay sa atin. Our Lady of Fatima, pray for us. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Santa Lucia, ipanalangin mo kami. Poon Jesus Nazareno, kahabagan mo kami. Amen. Viva el Señor po Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating tayo sa Diyos, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin natin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapaguran, maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi maikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Panginoon, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at bukas. Batid mo ang aming abang kalagayan. Gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at kalusugan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming iaalay.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin sa pa at papanibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami nawa ay itaguyod ng gagawing naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiyawit ng papuri sa iyo nung walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman matapos ang hapunan, hiwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose ang aming Senior Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ganyan din naman lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ang aming patron,
kaysa ng mga banal, katulad ni San Pedro Bautista, San Antonio de Padua, Santa Lucia, Santa Rosa de Lima, San Guillermo Abad, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat tayo ay mga nang nangailangan ng ayuda at akuder ng tulong. Si Jesus po Nazareno ang ating kasama sa pagdulog sa Ama. Kaya sabay-sabay nating tawagan ang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang kalusugan, ang pagpapagaling na nagmumula kay Jesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayin tayong kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Kordero Diyos. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in Him. I will bless the Lord at all times. Praise of Him is always in my mouth. In the Lord my soul shall make its boast.
The humble shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in Him. Glorify the Lord with me. Together let us praise His name. I sought the Lord and He answered me. From all my fears He set me free. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who sees refuge in Him. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming lahat na pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang sa Eukaristiya, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaari nyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mangyaring niyo mo ko ang lahat sa pagawad ng pagbabasbas, lalo namang may karamdaman at mga nabibigatan. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang kanilang pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, ang punong mga mahal niyo sa buhay, san man silin laroon, ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo ang kapayapaan at kagalingan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.